Ang ginawa kong pagpapatuyo ng kamyas ay dalawang klase. Ang una, mga kabayan, ay ito, aking biniak o hinati ang buo ng kamyas. Bakit ko ginawa ang ganito? Dahil para siya ay madaling matuyo. Sa loob ng dalawa o tatlong linggo at napakainit ng araw, ito ay matutuyo na at pwede na natin maharbes at malinis. Ito naman, mga kabayan, ang isa ko pang na bago ko lang biniak kanina. Ito ay kaninang umaga. Kita nyo, medyo sariwa pa. At ito namang isang ito, mga 2 days na nakabilad sa araw. Ang kailangan natin gagawin dito, mga kabayan, kada dalawang araw o kahit sa hapon, pag inyong ikinalong para hindi mabasa ng ulat, hindi magkahamog, ay ating babalik na ganito katulad niyan. Yan. Ating gaganyanin para hindi siya magkaroon ng mol o amag yung mapuputi. Kapag siya napuno ng mapuputi at dumikit dito, sayang na, hindi natin tapakinabangan, hindi na matutuyo at bulok na. So yan, ang unang pamamaraan na aking ginawa. At ito naman ang pangalawang pamamaraan. Yan, itong gantong buo na, mga kabayan, ay hindi na natin bibiyakin. Ilalagay na lang natin sa bilaran, halimbawa sa ating gantong bilao o sa ating mga bilada ng mga turda. At ito'y papabayaan natin hanggang sa matuyo. Ito lamang, gantong buo, mga kabayan, ay matagal bago matuyo. Pwedeng isang buwan at kalahati pag mainit ng araw. At ating aalagaan ng pagbaliktad. At igaganyan din sa dalawang araw para hindi magkaroon ng amag. At kapag naulan, mga kabayan, ay inyong kakanlong para hindi siya masira. At yun, mga kabayan, ang advantage naman ng pagkapatuyo ng gantong buo, kapag ating ginamit ng pangsuka, ay napakaganda. Kahit dalawang buo o lima, ayos na, maasim na, tama-tama pangtimpla sa ating nilaga o sinigang. So yun, mga kabayan, ang aking ibinahagi na pagpapatuloy na dalawang klase ng kamyas. Ayan, ganito, mga kabayan. Good luck and good health. Magandang araw, kabayan.